good afternoon. Ito na po yung part 2 ng story ko po. So may nag-comment po dito. Basahin natin. From In Diarrhea Vlogs. Ang ganda ng story mo, ma'am. Anong agency mo? Nag-aral ka ba ng Japan language bago ka nag-apply sa POEA? Part 2 po. Okay po. Sasagutin natin yung tanong niyo po bago ako mag-start ng aking part 2 story. Ang agency ko po is nakapost po doon sa part 1. Ito po yung agency ko. Elizabeth Recruitment Incorporated. Ito po yung hiningi ko sa POEA nung pumunta ako doon. Nung tinanong ko yung agency ko sa kanila na legit ba or baka mas scam lang tayo. So, much better kapag plano nyong mag-abroad, Japan, Korea, or kahit saan mang country. First is, kailangan nyo po munang mag-investigate or magtanong doon sa POEA para iwas mas scam po tayo. Until now, nandito pa rin sa akin yung copy na binigay sa akin. Hindi ko siya nawala. Tinago ko lang siya. Kahit yung mga certificate of registration ko sa college, yung mga tuition, bayaran na, nandito pa rin sa kayong pag-apply ko ng call center sa Manila. Nandito pa yung mga appointment slip, saka mga requirements. Nandito lahat. Nakatago talaga sila lahat. Nandito. Dito sila lahat nakalagay yung mga importanteng mga papeles ko. Kahit yung mga tapos na, yung kumbagang memories na lang sa'yo lahat. Nandito, nakatago talaga. Ganun ako mag-keep. Yes po, nag-aral muna ako ng Japanese language, Nihongo, bago ako nakapunta dito sa Japan. Kaya yung part 2 po is, nandito po lahat kung paano ako napunta. Kung ano muna yung ginawa ko sa Manila bago ako napunta ng Japan. So, ito na nga. Wala na akong choice kundi ako na lang mag-isa pumunta ng Manila dahil hindi na nga tumuloy yung pinsan ko na sana kasama ko sa pagpunta ng Manila para sa aming training papuntang Japan. Ayun. Araw na ng biyahe ko. From Cagayan de Oro City to Manila. Alam mo ba yung umalis ako na 500 pesos lang yung dala kong pera? Bakit? Dahil, nung time din na yon, kung kailan na ako papaalis, nawala yung cellphone ko. Saka nag-worry ako, paano ako aalis na walang dalang cellphone? Paano ko kukontakin yung promotion ko na on the way na ako, sana ako? Kaya, laking problema. Ang nangyari nun, dahil walang-wala din kami nung time na yon, dahil sobrang crisis din, 500 lang talaga yung dala kong pera. Kumbaga, allowance baon ko yon. Nangutang kami ng 3,000. Ganun. Ang hirap ng buhay, no? Nangutang muna kami ng 3,000 sa kapitbahay namin para lang makabili ng cellphone. Para lang may gamitin ako pang contact. Instead na sana yung 3,000 na yun, i-pocket allowance ko na lang sana. Pero ang nangyari, binili ko ng phone. Dahil importante yun sa pag-contact ng aking promotion. Sobrang malas, di ba? Siguro sign na yun na sana hindi ko itutuloy. Pero yung ginawa ko, tinuloy ko pa rin. Yung time na yun na papaalis na ako. Si Papa lang naghatid sa akin nun. Kasi hindi kami kasya lahat sa, kasi single motor lang yung ginamit namin. Kasya lang sa bagahe ko. Kaya papa ko lang talaga naghatid. Hinatid niya ako dun sa may Limkitkay dyan sa may Magnum
station. Diyan kasi nakaparada yung van na papuntang Lagindingan Airport. Ayun na. Sabi ko. Ang hirap naman umalis na ganito. Yung ang daming bigat sa dibdib. So, ito na yung araw na papunta na ako ng Manila dahil para sa akin training doon, papuntang Japan. Yung nagsundo sa akin is yung driver lang ng aking promotion. Through text lang yung contact namin na nandito na po ako, nakarating na po ako. Para akong natatakot syempre, bakit? Hindi ko nga kilala yung nakakausap ko. Dahil ni isang beses, hindi ko pa sila nakita kung ano yung mismong background ng company nila. Pero doon ako nagtiwala, no? Pumunta ako doon sa POEA, tinanong yung agency nila. Pero okay naman, wala naman problema daw. Kaya, pagdating namin doon sa training house, ni isang kakilala, wala ako. Sobrang awkward. Kasi first time mo lang doon sa training na yon. Tapos pakilala, first day ko lang. Tapos wala kaming kahit phone dahil kinonfiscate. Dahil baka yun daw ang rason na magiging homesick kami sa mga pamilya namin. Kaya yung time lang na nag-uusap kami ng mga family namin, bawat family namin, is Sunday. Dahil yun lang ang day off, wala kaming practice. Kaya yun lang yung araw na yun na pwede kaming makapagpahinga. Pero morning niyan, taga Sunday, is maglilinis muna kami. Saka kinagabihan, may practice na namang recall-recall lang na mangyayari dahil bengga na naman kapag sa regular days practice namin kasi sobrang strict ng sensei namin noon. Nag-aral muna ako ng Japanese language. Saka may Benkyo time kami. Need namin mag-aral ng Japanese language ng Nihongo para pag nandun ka na sa Japan, magaling na kami magsalita. Kahit papano, may natutunan kami. Kahit basic na mga lingwahe ng Nihongo, at least alam namin yung ibang Nihongo kahit first timer lang kami sa Japan. Kasi mahirap kung wala kang alam na pupunta ka dito. Kaya much better kung may plano kang pumunta ng Japan, mag-aral ka. Pwede naman self-study muna, marami naman dyan sa online. Magtingin ka sa YouTube, mag-Google research ka, marami namang lalabas na mga Nihongo na pwede mong matutunan. Nag-aral kami ng Japanese language ng alas 8 ng gabi kami magsustart at matatapos yun ng 10 p.m. And then by 11 p.m. is mag-goodnight kami sa aming master. Dahil doon kami nagtitrain sa bahay ng boss namin. Nandun sa kanila sa first floor din. Kami yung sa third floor, yung training room. Nandun lahat ng mga talent, nagpa-practice, ng kanta, sayaw, nag-exercise, lahat-lahat na. Araw-araw yun yung daily life routine namin ginagawa. Sa araw is nag-rensyo kami. Practice yun. From 6 a.m. kami gumigising. Ganun kaaga. By 6:30, may toban kami, may tigisay sa kaming position kung saan kami naka-assign na dun ka, yun ang lilinisan mo. Halimbawa sa may hagdanan, ikaw sa may kitchen, yun ang mga toban na naka-assign sa amin. And then, pagkatapos namin maglinis, pwede na kami makaligo. Yung ligo namin is 10 minutes, 15 minutes, mahaba na yun eh. Kasi pagkatapos namin maligo, pupunta na naman kami sa taas para mag-almusal. Then, pagkatapos ng almusal, 7:30, madali lang yung almusal time namin, 5 to 10 minutes.
And then, doon na kami sa studio floor. Doon na kami mag-stretching, exercise. Habang nag-exercise kami, hinihintay namin yung sense instructor namin hanggang sa dumating siya. Saka doon na mag-start yung bugbuga na rin siya, yung practice na pang ano talaga. Sobrang higpit. Yung sensei namin is sobrang stricto. Nakakatakot kasi kapag once if hindi mo makuha kaagad yung tinuturo niya, nagagalit yun. Ang dami natutunan namin sa kanya kahit sobrang terror niya yung magturo. Pero ang daming natutunan namin sa kanya. Alam niyo ba yung nagpa-practice kami yung araw-araw ka ba? Takot? Dahil natatakot kaming baka isa kami sa mabugbog. Ganon. May bugbuga na nangyayari dun. Yung ibang mga talent na natatakot sila talaga, hindi sila nagtatagal. Umuwi sila sa kanilang probinsya. Nag-give up sila kaagad. Saka, matira-matibay lang talaga. Kahit ako, naranasan ko din na masabunutan isang beses. Dalawa kami noon, singer. So, nabunutan kami sa harap ng mga kasamahan namin. Nandun sila sa gilid. Kasi noon time na yun, may kanta siyang tinuturo. Tapos hindi pa namin nakuha kaagad. Paulit-ulit. Tapos, ayun, nainis siya, nagalit siya. Kung hindi nyo pa yun makuha kaagad yung tinuturo ko sa inyo, hintayin nyo, sasabunutan ko talaga kayo. Kakalad ka rin ko kayo. Ganon. Diyos ko, Marimar. Nakakatakot. Talagang sinabunutan kami. Literal na sabunot. Siyempre, lalaki siya. Tapos, malakas yung, ano niya, power. Ganun ay, dalawang ikot. Pak-pak! Ganun talaga sa ulo. Alam niyo ba? Yung kasama ko, umiyak talaga siya. Tinulak na yung sensei namin. Tinulak niya. Bakit daw sinabunutan kami? Nung time na sinabunutan na kami, yung kasama ko na singer, is umiyak talaga siya. Saka tinulak na yung sensei namin. Na, bakit niyo kami sinabunutan? Ganun na lang. Instead na iiyak ako, natawa ako. Kasi, bakit niya yung ginawa? Tinulak niya talaga yung sensei namin sa harap ng mga kasamaan ko. Ganun siya katapang. Umiyak siya. Mas nainis pa yung sensei namin dahil instead na ako din iiyak, tinawanan ko pa yung pagsabunot niya. Tapos ayun, pumunta sa office yung kasama ko na isang singer. Sobrang iyak niya doon. Ano nangyari? Sinabutan kami. Pero normal na sa kanila yun. Sana na yung taga-office na ganun nangyari. Kaya yung mga first-timer, walang nagtatagal. Ang iba nga is lumalayas. Yung hindi nila kaya yung training, lumalayas sila. Dahil natatakot sila na bugbugin. Kakalad ka rin sila bigla. Ganon. Marami akong nasaksihan doon na kung paano sila sinasaktan. Wala silang magawa kundi umiyak lang ng umiyak. Tapos yung nakikita yung sakit, lalo na sa mga dancer, nakikita mo sa kanila yung sakit, lalo na sa oras ng practice nila. Yung katawan kasi binabanat talaga para maging flexible sila. Kahit singer, naging flexible kami. Kahit hindi kami dancer, naging flexible din na. Pero kahit ganun, sobrang thankful pa rin namin dahil isa yun sa mga
lifetime treasure na ang daming aral na napulot namin sa training. Kung paano kami maging matatag, magiging malakas yung loob. Kaya ang nangyari noon, kami yung last na singa na nasa bunutan. At yun ang last na pananakit ng sensei namin. Nang dahil na sa aming dalawa. Dahil ang daming issue na lumabas. Na may nag-detect sa sensei namin na ganun. Isusumbong sa NBI. May nag-text daw sa kanya na isusumbong siya sa NBI. Pero, hindi namin alam kung sino yun. Kasi walang ni isa sa amin gumagamit ng cellphone. Kaya, isang beses, hinahalughog yung kwarto namin. Kung sino pa yung may extra ng dalang cellphone. Basta, yun ang nangyari. Sobrang daming nangyari. Saka, nagtagal ako doon. 8 months ako, bago ako naka-alis ng Japan. Dahil, hinintay namin na yung promotion ko is kailan sila magpapadala ng talent dito. So, hanggang 8 months, tadtara ng training, practice ng kanta, practice ng sayaw, nandun yung pawis, pagod, iyak, lungkot, lahat-lahat na. Hindi pala madali maging talent dito sa Japan. Dahil full of sacrifices. Yung kailangan mo munang pagdaanan. Siguro, ganun lang talaga sila. Sobrang fit. Gusto nila yung mga talent nila is professional. Bago nila papadala dito sa Japan. Dahil, yung gagawin dito is, mag-showtime kayo. Kung ano yung practice nyo doon sa Pinas na pataya na practice. Yung gagawin dito. Sobrang galing. Idol ko nga yung mga senpai ko, yung mga kasamahan ko. Sobrang galing nila sumayaw, sobrang galing nilang kumanta ng mga Nihongo. Saka ako is first timer lang ako, wala pa ako gaano experience. Saka yung mga first timer na mga talent is, yun yung mga nagsisimula pa lang. May mga maraming taga-Korea di Oro City din doon na hindi sila natuloy pagpunta ng Japan dahil nag-give up sila agad. Dahil yun lang, natapos sila sa sensei namin. Ganun talaga, bugbugan, pawis, pagod. Araw-araw yun. Tiniis nga namin yun eh. Kahit ako, 8 months, tumagal ako dun. Tapos yung iba, naging 1 year mahigit, saka sila nakaalis ng Japan, saka need mo pang matuto ng Nihongo bago ka makaalis kasi chine-check nila kung pwede na ba ito makaalis, kung nakapagsasalita na ba ito ng Nihongo. Ganun. Kinakausap kami ng sensei namin, tinuturuan kami, tapos araw-araw may oral station, parang dudum. Ang dami namin natutunan, tuto kaming naging palaban. After ng 8 months, saka ako nakaalis ng Japan. Uy, Diyos ko, sa wakas, natapos na rin yung araw-araw na practice, umaga, gabi, study time, yung magang gumising, tapos na rin, graduate na rin. So, aalis na kami ng Japan. Ito na yung araw na paalis na kami. So, nakakahinga na kami ng maluwag sa wakas dahil magiging free na kami ulit. Saka yung phone namin, binalik na sa amin para may magamit na kami. Pagdating namin dito sa Japan, doon na nag-start na naman yung kalbaryo. Kimi no zen 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 se kara boku wa kimi o sagashi hajimeta yo sono buki ichou na warai